Yo, guys! Check, kamusta mga idol? So, ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Tuesday, mga Lodi. At medyo malupit ang ating news ngayon, mga idol. No? Kasi maraming, dahil nga pakita tayo sa bull market, mga idol, yung shakeout, no? May mga masi-shakeout pa ba? No? Kasi, ang alam ng ibang shakeout is yung pag nag-drop, naku, maraming susuko dyan, masi-shakeout na sila, mga idol. Pero hindi yon, mga Lodi, no? Ang shakeout hindi lang sa pababa, pataas din ang shakeout. May shakeout sa pataas, mga Lodi, no? So bago tayo mag-news ngayon, mga idol, ayan, pakilike muna ang ating video. At sa mga gusto ng ganitong content, no, everyday update sa crypto, ayan, mag-subscribe na kayo sa ating channel, mga idol. Follow nyo rin ako sa Facebook kung gusto nyo ng mga makukulit na post, no, ayan. So ito nga, mga idol, no, ito, kung titignan nyo to, mga Lodi, napakaganda na ito, mga idol. Alam nyo kung bakit? Makikita natin dito yung hahabulin pa ng isang coin, no? Kasi, so, ito, price drop since all-time high, no? Kung titignan nyo yung XRP, medyo malayo-layo pa. Kahit na nasa $1 na ang XRP ngayon, ang pinaka all-time high niya is $3.40. So, kaila, meron pa tayong -66 na habulin. So medyo isipin nyo, ha, sa bull market nalalampasan ng mga coins ang kanilang dating all-time high. Usually, no, depende sa coins, pero usually nalalampasan nila yung dating nilang all-time high. So isipin nyo, malalampasan ng XRP yan. May chance pa siya na habulin yan. So hindi lang yan, maraming coins dito tulad ng Doge. Ayan, post-post nyo na lang kung may makita kayong mga coins nyo. No, Doge 48% pa. O yung Cardano na humahataw ngayon, ha. Humahataw ngayon yung Cardano, pero 76% pa yung binaba niya, ay hahabulin 'yan. Mga Lodi, ganun din si Shiba Inu. Kahit na 200% yung tinaas niya, meron pa siyang -71% na hahabulin sa para marating niya yung all-time high niya. So ganun din si Avax. Tingnan lang natin yung mga malalaki. No, si Chainlink, ayan, si Polkadot, mga idol, kita nyo, $54 yan. $54 ang kanyang all-time high. Pero ngayon, nasa almost $6 po siya, no? Meron pa siyang 89% na kailangan habulin, mga Lodi. So, ito yung mga yan. Caspa, medyo onti na lang, eh. ICP, naku, itong ICP, maganda kasi ito. Alam ko, dati talagang nagpump ng malupit to, eh. So, 3 years ago, nakita nyo, umabot siya ng $700. Grabe yung binagsak ng ICP pala, no? Sipin nyo, 70, ano na yan, ha? 7,000 na yung pinump niya, na, pero hindi, ang layo pa rin, mga Lodi. Polkadot, medyo nagpapump ngayong araw, pati yung B-Chain, medyo nagpapump, ha? Yung Bonk, medyo maliit na lang ang hahabulin niyan, mga idol, kita nyo naman, no? 9% na lang. Ito, ang laki nito, ito. Filecoin, B-Chain, ayan, B-Chain, medyo nag-up siya, ha? B-Chain nag-up ngayon, pero malaki pa rin na habulin niya. So, ayan. I-post-post nyo na lang pag nakita nyo ang inyong mga coins na tinitignan para makita nyo kung ilan pa yung habulin niya. WorldCoin, no? Yung Peanut, kahit na bago lang ang Peanut, mga idol, medyo nag-drop na siya ng 34%. Ayan, ha. So, Gala coin. So, Gala, malaki talaga yung Gala. 96% pa, oh. Flow. Oh, Jasmine. So maraming nag-aano ng Jasmine, ha. 3 years ago kasi, mga idol, ang Jasmine is nasa $4, no? So ngayon na $0.02. So malayo-layo pa 'to, mga idol. Ganun din ang Polygon, oh, yung Matic natin. So ayan, mga Lodi, no? So medyo matindi pa ang hahabulin. So imagine niyo, mababalikan nila yung kanilang mga all-time high. Pero sa tingin ko, yung iba dito mahirapan ang bumalik sa all-time high nila. Tulad na itong ICP, medyo malabo-labo pa sa sabaw ng pusit to. Ayan, no? Ang laki na ng pinump niya, pero ang layo niya pa rin sa all-time high niya, no? So, ayan, mga Lodi, ha, nakikita nyo. Ha? So, ayan. Ngayon, eto naman, mga Lodi, eto yung mga potential SEC chair candidate, yung mga papalit kay Gary Gensler. Eto yung papalit kay Gary Gensler. Ayan, board member and former Binance US CEO Brian Brooks has been named a potential candidate for a SEC chairman. So ito yun, si Brian Brooks.
Kung napapanood niyo yung mga lumang ano, lumang mga interview, laging kasama 'to. Tingnan mo luma pa yung picture niya. Parang ito yung mga lumang interview pa eh, mga lodi eh. Pero maaaring hindi rin dito makuha eh, mga lodi. Ito si ano to, si Crypto Queen, no? Si Hester Fierce, mga idol, no? Sabi ko nga kahit sino, wag lang si Gary Gensler, masaya na tayo. Pero bukod dito, meron pa mga idol na napupusuan na galing sa BlackRock. BlackRock Larry Pink and at least one senior BlackRock isek have been contracted by Team Trump as their search for US Treasury Secretary. So, pwedeng kumuha rin siya pag nagkausap si Larry Pink tsaka si Donald Trump. Pwedeng mag-assign si Larry Pink na ito na lang ilagay mo pare. No? Dre, ito na lang ilagay mo, Dre. Medyo magiging malupit tayo pag ito yung inupo mong sek dyan, no? So, ayan, no? Hindi pa natin alam. Mga lodi, anytime. No? Anytime, pwede na mag-resign si Gary Gensler. Pinapatagal niya pa yung buhay niya. Nakakabuisit. Ayaw pang umalis. Nagpapasarap pa. Mukhang may kinakat kong pa bago pa umalis, mga idol. No? Pero napakalapit na. Any kumbaga, ilang week na lang or araw na lang. O ano... Kasi January 20 ang upo ni Donald Trump. Hindi niya na kailangan tawag dito tanggalin, hintayin tanggalin siya. Mas maganda mag-resign na siya, mga lords, no. So iniinantay natin eh, mga idol, no. So sobrang solid niyan, mga lodi. Hintay-hintay na lang tayo. So ayun na nga, no. At ito naman, sabi dito ni Tommy Lee, mga lodi, Tommy Lee Jones, hindi, si Tommy Lee lang ha. Ayan, Pandstrat CIO, Tommy Lee says, Bitcoin as a reserve asset could help fix the financial system, predicting BTC to hit 100,000 by end of the year. So ngayong ano to, 2024, aabot daw ng 100,000 ang Bitcoin, mga lodi, pag ginawa nilang reserve asset. No, ay makakatulong sa financial system ng US, mga lodi. At mukhang hindi na tumalabo, mga idol. Medyo lumilinaw na pangyayari na to. Mukhang mangyayari yan, lalo na pag naupo na si Donald Trump, mga idol, no? Ito nga, oh. Alam nyo, lahat na ng mga malulupit sa crypto, kinakausap na ni ano ni Donald Trump. Nakaraan sila Brad Garlinghouse, di ba? Larry Pink. O, ito naman, President-elect Donald Trump to meet with Coinbase CEO Brian Armstrong. No, ayan si Brian Armstrong, lumaban din to sa SEC. Mga idol, lumaban din siya. At alam niyo naman ang Coinbase, mga lodi, lalo na sa US, isa yan sa mga main na ginagamit nila doon. No, sana nga available siya sa Pinas eh. Mga lodi, no? Alam niyo ang dami kong gusto mga available sa Pilipinas na ano. To Coinbase, yung Binance kasi Binance, taragis na ano yan. Ayun yung mga masarap gamitin crypto exchange, mga idol eh. Diba? Robinhood, kaya lang wala rin dito nun eh. So, wala ka talagang kwenta yung Pilipinas, mga idol. Pero ito, good news to. At least kinakausap to ni Donald Trump lahat ng mga magagaling yung utak pagdating sa crypto. So, napakaganda niya. At ito naman, mga lodi, antindi rin ito. Kasi di ba nagpapump yung Cardano ngayon? Sabi dito, Cardano founder Charles Hopkins says, we can add amazing DeFi components to XRP. They can add liquidity, a wonderful stablecoin layer, the bridge, definitely, it would be super cool to get midnight working with XRP. We're meeting with David Schwartz. So, ito yung sinabi dito ni ang pangalan nito, ni Charles, mga idol. Pero, ito ang mga lodi. Kasi yung HBAR din, makikipag-partner sa XRP. So, ang daming nagpa-pump ngayon. Cardano, HBAR, no? So, wala naman tayong pondo. Kumbaga, meron kang ano, halimbawa, bigyan kita ng 100,000 pesos. Halimbawa lang, ha. Merong tatlo na pwede mong pag-investahan. Cardano, HBAR, tsaka XRP. Lahat yan magpapump. Pero meron dyan talaga na magpapump na isa na medyo mas mataas lang ng onte. Kahit sabihin na natin,
umabot siya ng yung kunyari ito, yung H-bar nag 20 times, yung Cardano nag 25 times, yung XRP nag 30 times. So kung alam mo na ganun yung mangyayari, saan mo ilalagay yung 100, yung 100,000 mo? 'Di ba sa XRP na, hindi mo na siya hahatiin. Para sa akin ha, hindi mo na siya hahatiin kasi alam mo na mas mataas yung mapupuntahan ng isang coins. 'Di ba? So kasi may mga nagtatanong sa akin eh, sa akin kasi to ha, mga lodi, opinion ko to, no. Pwedeng hindi naman. Kasi pwede nyo hindi gawin. Tsaka huwag nyo talagang gawin. Mag-search kayo ng sarili nyo. Kasi may mga sabi ko, Jeblo, ba't dat tinati mo na lang yun sa ano, ADA, XRP, ano, HBAR, ganyan-ganyan. Polygon, Solana, mga ganun. No? So, ako kasi, para sa akin nga, minamaximize ko yung pwede ko maging profit ngayong bull run. No? So, naniniwala ako na XRP, medyo talaga magpapump siya ngayon kumpara sa iba. So, dito ko na siya nilagay lahat. Diba? Kung meron lang akong 500,000, dito ko pa rin siya ilalagay lahat eh. Hindi ko rin hatiin. Pwede siguro 400, tapos hatiin ko 100,000 sa iba. Pero, mas okay ako dito sa XRP kaysa sa mga ibang ano, mga altcoins. No? Iba naman sa meme coins. Sa meme coins kasi marami rin akong meme coins. So, inati ko, meron akong mga meme coins talaga. No? So, pero XRP, solid. Siyempre, Doge, no? Ayan. Ayun lang yung reason ko dun, mga idol. Kasi may mga nagtatanong sa akin, eh. Tapos, eto pa, oh. Sipin nyo, ha. Whales quietly bought 453.3 million token. No? 526 million in a week. 18% of the supply. No? Quietly bought by whales. So, ibig sabihin, may mga malulupit na bumibili ng tahimik lang na hindi sinasabi sa lahat. The most accumulation by whales in almost 3 years. They know what most refuse to accept. Something big is coming to XRP. Sinasabi nila dito, mga idol, no? Kasi ito naman, mga lords, no? Ito yung mga bansa o mga company na merong Bitcoin. Company na merong Bitcoin, wala. Ano lang, Tesla lang. Tesla, merong 11,000. Apple, Nvidia, Microsoft, Google, Amazon. Walang mga Bitcoin yan. Mga Lodi, Tesla lang. Ayan, ha. Sa countries naman, United States, 212,000 ang Bitcoin na hawak nila. China, 190,000. Germany, Japan, wala na. United Kingdom, meron 61,000. France, wala. Italy, Canada, wala. Brazil, wala. Philippines, zero balance. Mga idol, no? So, ayan. Bakit ko sinasabi to, mga Lodi, na itong mga company tsaka yung mga countries wala? Wala pa sa ngayon, mga Lodi. No? Kaya nga sabi dito, we are so early. Diba? Imagine, magkaroon lahat yan. Mag-agawan sila sa Bitcoin lahat, mga Lodi. Once na makita nila yung gagawin ni Trump, once na malaman nila na napaka-solid ng Bitcoin na gawing asset, lahat yan magkakaroon. Kasi mga malalaki lang itong pinakita dito eh. Diba? Lahat yan magkakaroon. Isipin nyo kung gaano yung adoption na mangyayari sa Bitcoin. Mga Lodi, sa tingin nyo, ngayon taon ba yun o sa 2025? Sa tingin ko, 2025, malalaman na nila lahat yan. Mga Lodi, at naku, matindi mangyayari sa atin. Diba? Tapos eto naman, medyo malungkot to na balita. Kasi sabi dito, this is a ridiculous amount of prawn consistently being sold. Does anyone know whose wallet is this? Kasi nakalagay dito, Sky Mavis continues to dump the RON token without a break. So nagbebenta sila ng RON token. Only through this wallet, ito daw yung wallet na yan, will the LP pool rewards that are paid out in RON the dump every day, regardless of the price of RON. The list is so long, I can only post 4 pictures. So, ang daming bentahan ng RON, mga Lodi, no? Puro sell. Bakit nila binibenta yung RON? Ayun yung tanong dito ng ano na to, ng tao na to na si, ano pangalan yun? Si Posos.ron, no? Si Posos.ron. So, ayan. Psychout has just admitted that I am also telling the truth. Only this other wallet, my dear Psych Out, belongs to Trunk. No arbitrage bot constantly sells at loss, especially not in Katana Dex where liquidity is so tight. So ito mga Lodi,
Pag titignan nga si natin yung price ng RON ngayon, alam, pinipilit nga natin sana makabahon yung RON, eh, no? Pero nagbebenta sila ngayon. So, hindi natin alam yung reason. Nakita ko lang yung post na yon, so medyo nalungkot lang ako kasi bakit nga sila nagbebenta. Hindi ako sure kung meron silang malupit na plano dito. Pero sa tingin ko, masama sa plano to. Hindi naman gagawin ng RON na mga developers, no, nang walang reason. Siguro may reason, no? Na, ano lang natin, to be fair. To be fair, baka mayroong reason 'yan, mga lodi, no? So, ako hindi pa rin naman ako nawawala ng tiwala sa RON, although binenta ko na 'yung RON ko, no? Although binenta ko na siya, pero syempre nagigain naman tayo ng SLP tsaka ng RON pag naglalaro tayo ng Axie. So, doon na lang 'yung sa akin kasi parang gusto ko talagang sulitin, eh, mga lods, eh, yung aking mga binibiling coins ngayon. So, ito naman sa SHIB. Kung tutusin, nagulat ako ngayon kasi ang daming post ni Shaitoshi. Parang ngayon ko lang na ano to, na experience. Na ang dami niyang post. Usually, isang post lang, tapos ilang linggo, ilang buwan bago siya ulit mag-post. Eh. Ngayon, ang dami niyang post. Na? So, ayan, sabi niya rito. Sabi kasi nito, meme coins will be the next big thing globally. Na? Not just in crypto, but in all of finance. Sabi rito ni Shaitoshi, but how kind, sir? Don't answer, I have the answer. So parang dito, medyo nagiging kumpiyansa si ano, mga idol, si yung developer, si Shaitoshi. Nakikita ko, parang nagiging ano siya, medyo nagiging mayabang ng konti. Parang ganun, no? Medyo nag-ano siya, medyo malupit yung sinasabi niya dito. Sabi niya nga dito, they're forming the meme Avengers and I am starting to feel like Thanos. Ito kasi parang nakakaaway niya yung sa Litecoin, eh. Napalaw natin, baka sumagot, eh. Nakakaaway niya yung sa Litecoin. Litecoin take the loose and stand down. You don't have Tony Starks on your squad. And even if you did, he would switch side and put on the mask. Alam niyo naman, di ba, si Doom na to, eh. Si Robert Downey Jr. So, ayan, no? Meron silang beef, mga idol. So, maraming post ngayon si Shaitoshi, eh, no? 8 hours ago ulit, oh. Oh. So, medyo nagiging ano siya. I'm done with drugs. I need a solid ticker. Any suggestion? Seeing this a lot, there must be a better way to meme. So, meron ako naita dito kanina, eh. Yung save this for something. Asan na yan? Wala. Wala. So, ayun na. Basta medyo nagiging ano siya ngayon. Nagiging, madaldal. So, ayun. Ang dami niyang post, oh. Kaalis kahapon, buong araw siya nagpo-post, eh. Oh, ano kayang ano niyan? Ano kayang ibig sabihin niyan? Mga idol. Itong bad idea, meron ako nito dati, eh. Nag-profit lang ako dyan, tapos umout na ako, eh. Nag-out na ako, eh. Oh, drop ng 13%. Sum natin 7 days. Nag-pump siya nung nakaraan, sumabay. Sumabay sa Bitcoin. Oh, 1 month, medyo panalo, ha, mga idol. Akong tutusin, ha. Oh, ang baba, oh. Mataas siya ng 42% sa isang buwan. 66% in 14 days. So, hindi na masama, mga idol. Oh. Ano siya, kumbaga magigain ka kung matagal ka na nakabili. Diba? So ayan, check natin yung ito pala. Ako, ito na yung sinasabi ko kung bakit mag-ingat dahil baka malaglag kayo, mga idol, no? Kasi hindi ko to lagi nasasabi. Ang shakeout, mga lodi, 'di ba sinasabi nila ang shakeout isa magda-drop yan para i-shake yung mga ano, i-shake yung mga investor, no, para mawalan sila ng ano, mawalan sila ng loob, tapos magsialisa na. Hindi lang sa downtrend nagkakaroon ng shakeout. Sa uptrend, mga lodi, nagkakaroon din tayo ng shakeout. Alam niyo kung paano, kung bakit? Halimbawa, bumili ka ng ano, ng XRP, no, bumili ka ng XRP. One month natin, halimbawa lang. So ito, bumili ka ng XRP sa halagang 29 pesos. 'Di ba? So, nag 61 siya rito. Nag 69, halos mag 70. Mga idol, yung nag 70, marami,
habang pataas ng pataas yung market, lalo na sa bull market, mga idol, maraming magsasabi dyan, maraming mga content creator na magsasabi na, eto na yung top, eto na yung top, mag-profit na kayo, mag-profit na kayo. Ganun, no? Mag-profit na kayo. And then, pagka-profit nyo, mga idol, biglang magtataas ulit. So, may iwang kayo, na shake out din kayo sa pataas. Diba? Ganun yun eh. Mga idol, halimbawa, eto, bumili ka ng XRP sa 29 pesos and then nag-profit ka sa 65 pesos o sa $1 mahigit. Darating yung, kunyari, pagpalipasin mo lang ng ilang linggo, mga idol, hindi na kayo makakabili ng XRP ng ganitong halaga. Nang kung saan kayo nag-take profit kasi talagang pataas na siya. So, na-shake out ka na, hahabol ka ngayon. Ang sunod na bili mo na ng XRP, mas malaki na kung kailan ka nag-take profit. Nagigets nyo ba, mga idol? So, na-shake out ka na nung una, nung nag-pump, na-shake out ka na kasi nag-take profit ka na. And then, nung nag-to the moon, humahabol ka na ngayon, mga lodi. So, ayun yung sinasabi ko na maraming masi-shake out, hindi lang pababa, kundi pataas. Mga lodi, mga maagang mag-take profit. Diba? Nag-take profit agad ng ganitong price and then to know na sobrang papalyo pa pala ng sobra yung coins nila. Diba na magsisisi sila na, oh, bayan, nag-take profit ako. Ganun, dapat di ako nag-take profit agad, naiwan ako. Ang daming story ang ganun, mga lodi. Diba, sa Bitcoin pa lang, ang dami nag-take profit ng ganito lang na price and then wala na. Hindi na nila nabalikan yung ano nila, yung price na pinag-take profitan nila. Diba? So, ayun yung sinasabi ko sa aking thumbnail na hindi ko pa na-upload pero ayun yung thumbnail ko gagawin eh. No, na mag-ingat kayo, baka malaglag kayo, mga idol. No? So, hindi kayo malalaglag pababa eh, malalaglag kayo pataas. So, masi-shake out kayo kapag maaga kayong nag-take profit. So, lagi nyong tatandaan, once na mag-take profit kayo, dapat happy na kayo ron. Para kahit na tumaas pa siya, okay lang. Masaya na ako. Ganun, di ba? So, may mga discarte dyan. Pwede namang 70% lang yung kunin mo. Di ba? Sa profit na yun. Para kung sakaling tumaas pa, may 30% ka pang naiiwan para i-profit yun. Or, kung bumaba naman, yung 70% mo, bawasan mo ng 20 para magbodega. Para pag tumaas ulit. O, di ganun. Depende sa'yo. Maraming ano yan eh. Maraming discarte. Pero ayun lang yung pinapaalam ko, no? Na hindi lang sa downtrend, nagkakaroon ng shakeout, nagkakaroon din ng shakeout sa uptrend, mga idol, lalo na sa bull market. Yung marami na magsasabi na drop is coming, magaganon na yung mga yan kapag naabot na yung mga all-time high. Pag kunyari, dumating yung isang month o isang week na lahat ng all-time high ng mga coins na ano nila, na nalampasan na nila, no? Eto, wala nang kulay pula, lahat yan, puro green na. Na mga ganyan, kumbaga, wala ka na may kitang pula, puro maliliit na green na, kumbaga na lampasan na nila yung mga all-time high nila. Maraming magsasabi, take profit na, no? Take profit na dahil babagsak uli. Pero yung pala, magi-green ng ganun, mahabang green. Naiwan ka na. Na-shake out ka na. Diba? Nalaglag ka na. Mga idol, so ganun yung sa akin na sana magpag-ingatan nyo at pag-aralan nyo kung paanong take profit ang gagawin nyo sa bull market, mga idol, no? So, ayun lang yung sa akin. Sana nakatulong sa inyo yun, mga lodi, no? So, check natin yung mga coins natin sa Axie Infinity. SLP natin. Uy, grabe. Mukhang nag-pump si SLP, ha. Oh. SLP, oh. Nag-0.20. Oh, mga idol. Oh, profit na. Oh, AXS natin. Mga lodi. Oh, 339. Pero nag-357. Yung ating RON, nakita na natin kanina, pero check natin ulit. Nakalimutan ko kasi. 85. Oh, 85 pala ang RON natin. Pixel natin. Nako, yung pixel natin, medyo nahihirapan. Pero 11 pesos, almost 12 pesos is goods na yan, mga lodi. No? Medyo uptrend. Kasi nga yung ating BTC, nakita nyo yung ginawa kong ano dito. Ascending. Ah. Burahin ko na yan. Saktuhan yan, mga lodi. No? Wala, napahinto ako ng trade kasi kagabi. Nainagayaan sa aking mag-shot eh. So, wala pa, nasa 30 USDT lang ata o 40. Yung na-profit ko, tapos umalis na ako. Sabi ko, okay na yun. Tapos hindi na ako nag-trade pag uwi ko kasi syempre nakainom na ako eh. Baka magkamali ako. Sabi ko, bukas na lang. Sayang to.
Sayang to mga idol, alas 6. Ayan, di alas 6 tuloy. Saan ba yung alas 6? Dito, ayan o. Maglulong sana ako dito kanini. Kaya lang, nanginig ako. Inisip ko, bababa pa dito. Marami kasi nangyayari na ganun eh, na yung ganito niya, lalampasan niya. Kumbaga, di ba susunod ka sa ganito, iniisip mo, pag tumama dyan, magpuposisyon ka na. Pero bigla siyang magdadrop ulit dito. Ahabulin niya to, itong isang guhit. So, ayun yung iniisip ko kanina dito, kaya hindi ako nagposisyon. So, ayun, late na tuloy ako. So, ayan. So, pag umangat yan dito, pwede ako mag-short, pero hindi ko nagagawin yon. Mga idol, puro bias ako ng long ngayon. Once na, pag bumalik siya rito dyan, pwede ako mag-long ulit. Mag-long, magpo-position ako dito. Ayoko na mag-position ng short sa oras na to. Sa panahon na to, hindi mo na ako magpo-position ng short. Puro long muna tayo, mga idol, no? Sakaling nag-pump yan, take profit, no? And then, waiting na bumagsak ulit. Pag bumagsak, position ulit. Hindi yung pag-take profit mo, magpo-position ka ng short. Iniisip mo na baka ganito yung mangyari. Negative na ako doon. Medyo nakakatakot na yun, mga lords, na. Ayan. So, ganun lang yung sa akin ngayong araw, no, mga idol. Check natin yung mga comment nyo dahil makukulit kayo sa earth, eh. Video. Shoutout sa inyo, mga idol, ha. Smooth Monday ngayon. Mga lords, huwag nyo kalimutang ilike ang ating video, ha. Napakalaking tulong yan. Subscribe kayo. Follow nyo ako sa ano, sa Facebook. Ang lupit nung pinost ko kanina. sinunog na ipis. Alam niyo, sino nanonood sa inyo ng Fire Force? Di ba kapag ano doon, pag dinadasalan nung nurse, nagsasabi siya ng latom. Latom. Latom yung nilagay kong caption doon. Si Andrew Salvillion, shoutout sa'yo. Napakalupit mo, ikaw ang purse. Si Clavis, ayan, aga ng update. Yes. Hindi Clovis, Clavis. Gaya nga ng sabi ko last time, kung kailan maganda yung panahon dito sa kawalang pasok. Ngayon Lunes yung panahon, maaraw, no classes, umuulan lang ng konti dito at medyo mahangin nung Linggo. Pero maliban doon, kaya nga eh. Maski naman sa Metro Manila, parang na-spare, no? Hindi tinamaan yung Metro Manila, although dapat kasama siya rin sa sakop. Kasi may warning tayo, nasa orange rainfall ata tayo. Pero wala namang ulan. So, okay na yun. Magpasalamat na tayo. Huwag na nating i-request kasi hindi naman lahat ng mga tao nakatulad natin na may bubong, di ba? Na may masisilungan na maayos pag umuulan. Yung iba talagang pag umulan, talagang ano eh, wala eh. Di ba? Goodbye, Garina. Marami pang paligoy-ligoy. Mas gusto pa si Pine Manit. Baka meron contract na kapag na manalo siya, seed niya, promote niya yun. Ng new season origin. Wala pa bang origin na ano? Wala pa bang, hindi pa ba ano? Mystic. Parang meron ng mga ano ah. Mga pre na runes and charms ng Mystic, di ba? Alam ko pagka ganun, ano na eh. Mystic na eh. Maaaring magkaroon ng robot, mga trabaho. In short, magiging high-tech ang US. Pwede pag si Elon, no? Pero may nagsabi dito, hindi daw pwede. Mamaya mababasa ko yun. Nabasa ko lang kahapon. Kahapon pa ako nag-aabang ng video mo, boss. Ba't kahapon eh? May video naman tayo kahapon. XRP, XLM, Dogebonk, yan ang magbibigay fortune ng matindi. Malakas pakiramdam ko sa XRP. Up to 200, 1,000 yan nagbibigay ng malaking gains. Ayan, yung mga hanggang top 50, mga 100, 10 times lang yan. Paano mo po nasabi? Ayan. Ako wala akong sinasabi ha. Basta ako, malaki lang yung inaasahan ko sa kanila. Pero, hindi ako nagsasabi ng mga price, ng ganyan, na something. Siguro may masabi man ako, sinasabi ko, sana maging ganito. Sana lang yun, no? Hindi ako nagpipredict talaga ng ano, ng mga coins. Ayan. Shoutout sa iyo, Randy A. Ayan. Si Skylab, si Random, tsaka si Jose. Josian, oh ayan. Tapos si Junel na L, shoutout sa iyo. XRP Doge Flow kay Pepe Shibo. Ayan oh, yung si mga hawak ni idol, para meron ako lahat niyan. Lodi coin, ang inen Lodi coin 'yan. Pag may bumili pa ng Lodi coin, pag na-scam kayo, ibig sabihin deserve niyo ma-scam.
Shiba lang po ba? Shiba lang po ang kaya kong bilhin, Lods. Shoutout sa iyo si Citiano Gok. Oh, ayan, shoutout sa iyo, idol ah. Pwede mo naman bilhin lahat, depende naman, hindi wag kang mag kasi minsan yung iba umaano, bumabase sila sa price. No, halimbawa, price ng ano, piso. Ito, pwede, kaya kong bilhin ito kasi piso lang. Pero hindi niya bibilhin yung BNB kasi yung BNB, 13,000 na isa. Hindi mo naman kailangan bumili ng isang buong coins, mga Lods. No, yung iba naman, hindi pa, yung iba naman na may Bitcoin, wala pa silang whole coin ng Bitcoin kasi ang Bitcoin is 5 million na. Diba? Hindi, pag gusto mong bumili ng Bitcoin, hindi mo kailangan bumili ng isang buo. Yung fraction lang ng Bitcoin, malaki na rin gains mo nun kapag, ano, kapag nag-pump siya. Mas secure ka pa sa Bitcoin kasi hindi siya ganun kabo na ganun ka ano katulad ng ibang altcoins. Masyado nang malaki maoy na ito na naman. Hindi na yan mag times 50 times 9 XRP tingin mo doon sa top 200 100 dyan marami. Kayo bahala mga Lodi no kung gumagawa kayo ng math. No, nasa inyo yan. Pwede namang huwag kayo bumili niyan. Marami na nga hindi bumili niyan eh. Ng XRP, di ba? O nakita nyo, ngayon, parang gusto na nila magkaroon ng XRP. Di ba? Ayan. Bakit ka mag-spot entry sa Doge at XRP? Mag-dump yan next month. O ito, alam nyo yung mangyayari sa next month. Mukhang manghuhula ito ah. Hintayin mo muna mag-correction sa month bago ka mag-buy ulit, Lods. Advice lang. DCA ako kasi idol, no? Pwede akong bumili kahit pataas, pwede akong bumili kahit pababa. No, hindi sa akin importante kung mababa ngayon mabili o mababa ngayon na kumbaga mataas mabili. Okay lang sa akin 'yon kasi lalampasan noon yung aking ano, yung aking position. Kunyari bumili ako sa $1 na XRP. Okay lang 'yon kasi yung $1 inaasahan ko siya sa future na maglalampasan niya yung $1, 'di ba? Ba't pa ako maghihintay? Nasa inyo yun ha, mga Lodi. Sa long term kasi ako eh. Pero sa trading, syempre, malamang hindi ka magaganon. Hindi naman ako nagtitrade ng ano, ng, kumbaga, nagpump, saka maglulong. Wala naman tayong ganon. Pero sa DCA, sa spot trading, ha, si Michael Saylor nga, diba, sabi niya, I'm always going back, kumbaga, tagaluin ko na lang ha. Lagi akong bibili kahit nasa top na. Kabibili nga lang ni Michael Saylor ng 51,000 na Bitcoin sa halagang 90,000 eh. 89,000 eh. Diba? Kasi naniniwala siya na malalampasan niya yun. Diba? Although bumaba man, mag-correction ng konti, okay lang yun. Lalampas pa rin naman siya dun in the long term eh. Diba? Ganun lang yun. So kung ganyan sa spot, kayo bahala mga idol. Minsan kasi naiiwan pagka ganyan eh. So good luck na lang sa inyo. Baka may iwan kayo. No, Lars Network ang magpapataas ng price, lalo ng Doge sa May 2025. NOLA at Doge. Ano yung NOLA? Ano ba yung NOLA? Check ko nga yung NOLA. Meron ba nun? Double L. Oh, ba't si ano to? Si Nicki Minaj to? Oh, wala naman ni. Ano yung NOLA? Arinola? Oh. Ano nga natin? Basa ka na nga. Ano si Idol kasi? Nag-aanig. I-search. Magbigay ka dito kung ano man yan, mga Lodi, no? Magbigay ka ng info. Bull plug na naman yung SHIB. Mukhang mataas ang lili pa rin. Pero focus muna kayo kay B-Chain hanggat mura. Sa ngayon, di pa siya pinapansin ng mga investor, pero soon. No, nagpapump na ngayon yung B-Chain, mga Lodi, no? Pag tinignan nyo. Magdudos na ata yung B-Chain. Sana? Dos na? Kanina, magdudos pa lang eh. Uy, hala ko, dos na eh. Wala pa, nag 1.97. Muntik na magdos, mga Lodi. Ayan. Anong basihan para malaman kung tataas siya sa future? Si Random, but di ka mag-search sa YouTube, idol? Andayang, kayo na ka pa nagtatanong ng ganyan. Ito pa, explain po. Ako nga, hindi ko rin alam ito eh. Sinola eh. I-search na lang natin mamaya. Ayan.
Si Krypton, si CryptoCon, ayan, shout out sa'yo. After Thanksgiving pa ata magre-resign. Gusto nakaupo pa siya, you know, pag Thanksgiving, you know. JB Rivera, si Chill, tama decision mo, boss, sa Ron. Sabi ng top 1 crypto sa PH, manipulated daw ang Ron. Ako, hindi ko alam, ha? Pero may tiwala pa rin ako sa Ron. No, sana, talagang umaasa pa rin ako sa Ron kasi malaki yung nabigay sa akin yung Ronnie Network, eh. Tsaka kung titignan mo sa bear market, kahit bear market, sila yung umahataw kahit bear market. Paano pa ngayong bull market, di ba? So, medyo malaki pa rin tiwala ako. Baka nasa plano nila yan. Hindi ko alam. Baka wala siyang alam sa peanut na coins, boss. Research ka po if ano nangyari sa peanut na pinatay. Ano yun? Takot yun, ah. Anong peanut na pinatay? Meron ba nun? Ito ba yun? Peanut the squirrel dad in tears after peanut. Ano ito? Euthanize. Ano yung pinatay yung squirrel? Ito ba yun? 2 weeks ago. Miyak na siya, oh. Baka namatay squirrel. Mamaya ako napapanoorin yan. Ayun ba yun? Si ano na, JB? Sa tingin nyo ba, mga lords, may pag-aasang i-mention ni Trump sa XRP? Di ba sinuportahan ng XRP holders din ako, nalungkot ako sa kikikaman? Ha? Ano? When you were born, Brown? No! Born? Yeah, you. Me? Bakit me? Ooh. Ayan ka na naman, ha? Nagpap... Maano ko, sandali lang mga boss, ha? Oo, ayan na. Pwede na yan. Hmm. Kung ano-ano yung pinapasok mong app, ha, kailangan pa ng edad. Sarado mo yung ano, screen door. Idol, ICXRP, matik na yan, Idol. Tiwala ka lang. Si Jay, si Ramil, Idol, pag nag $100 isa ng XRP, pwede na kami mag for good dyan sa Pinas. Diyos ko Lord, sabi ni Ramil, no? Ay, yung 100, medyo hindi ako sure, no? Pwedeng mangyari, no? Pero medyo mababa yung chance, ha? Para sa akin, ang realistic ng XRP, sa akin, ha? Sa akin lang to. Na wish ko, mas mataas pa nga sana expected yung ano ko, eh. Mas mataas pa sana. Pero ang realistic ko is nasa $10 or $11, no? Pero, sana... mas mataas pa, no? Pero yun yung sa akin, 10 or 11, at sana mas mataas pa dun, mga Lodi. Pag mas mataas pa dun, putaragis, malupit na talaga mangyayari sa atin. Si Peanut, noong October 31, bago siya nag 5 pesos noong November 21. Ayan nga. Kaya lang kasi hindi mo naman malalaman yan, eh. Kasi kung hindi pa nag-pump yan si Peanut, wala namang makakaalam dyan. Kung hindi sinabi ni, binanggit yan ni Elon Musk, hindi ulang makakaalam, di ba? So, ayun. Target ko mag-TP if ever. O mag, ayan o, $10 XRP. Goods na ako dun. O, ito si Rolando. Medyo realistic siya. So, goods yan. No? Si Crypto Grinder, shoutout sa'yo. Tsaka si Ramila. Nag-like na boss, as usual. Meron ka bang recommended account sa Twitter na pwede naming i-follow for crypto updates aside sa channel mo? Pag nag-follow ka kay Elon Musk, kay Trump, kay Altcoin Daily, kay George, marami nang recommended doon na mga pang-crypto ano. Hindi ko naman alam si ibang mga pangalan nila, nakalimutan ko na, eh. 'Di ba? Pero dito, pag sa search bar ko, dali. Sa search bar ko, pag kinlik mo, makikita mo dito yung mga XRP ano ko. Ayan. Ay mga crypto news na pinupuntahan ko. DJ News, si Shaitoshi, sa SHIB. Si Plancy kanina, kung saan galing yung news natin. Cointelegraph, syempre, Elon Musk. XRP, XRP Queen, Master Kenobi, Donald Trump. Ito yung mga pinapalo ko. Whale Watcher Guru, Coinbase, si Jack the Rippler. Kaya ako to pinalo kasi sa XRP. No? So ayan, marami pa to, eh. Kaya lang, wala na, eh. Nabura na yung iba sa history.
Pero ito yung mga usually, si Mags nga wala dito. Si Mags. Ba't wala si Mags? Si Mags kasi ito yung ano ko eh, yung sa mga chart. Ayan, si Chas sa chart to. Ayan o, oh, ito yung mga prediction niya. Oh, sa chart. Meron pang isa eh, si L ano, pangalan nun. L Crypto. Ay, hindi. Tama. L. Yun. So, L Crypto Proof. Ayan, si Mustache. Hindi mo kasi matatype to eh. Ito yung tinatype ko, yung mismong ano niya. Ayan. So, pag chine ko ngayon dito sa search bar, nandiyan na siyang dalawa. Oh, ayan. Nandiyan sila. Oh, minsan kasi nakiklear ko to, tapos nakakalimutan ko yung mga nakalagay dito na sinesearch ko. Oh, ayan. Pwede nyo i-follow yung mga yan. Wala pa nga rin sila altcoin daily. Naroon nalampasan na ata, oh. Oh. Tsaka si Crypto Ash. Si Ash Crypto pala. Crypto Ash tuloy. Ayan, Ash Crypto. Oh, ayan. So, follow nyo yung mga to. Ayan, pwede. Pero usually, ang pinakamang mga nagbibigay ng news talaga is si Watcher Guru, tsaka si Coin Telegraph. Ayan. Diyan pa lang sa dalawa, marami ka ng news dyan. Mga ano na rin yan. Tsaka si Bitcoin, tangan ba, wala rin yung isa. Ito, Bitcoin Archive, Bitcoin Magazine. O, ayan, mga pwede mong i-follow yan. Kasi mga, ano yan, update sa Bitcoin. O, MicroStrategy, additional 51,000. O, medyo late na siya. Alam na natin yung news na yun. Diba? O, ayan. Ayan, si Almangzar. O yan ha, meron na akong may clue na ako ng mga binigay ha. Sana i-mention mo din si Trump. Mention din ni Trump si Shib. Salamat sa info. Alam mo si Shib, ang pwedeng mag-mention yan si Elon. Si Elon Musk. Sa tingin ko ha. Ayan yung ano, parang katambal niyan kasi si Doge eh. So dyan yan, mga idol. Present idol, pang 86 likes, si Joseph Berdin, tsaka si Runwell, shoutout sa inyong dalawa. Si Maki Maki, nag-short ako dyan kagabi, 61. Point, saan? 66.67 na, o ano ka na? Nag-short ka, nako, na-liquidate ka na? 61? Ano yun? Ano yun? May kumita dyan ng million, 33K lang capital, nag-trade kumita ng 23 piso Solana meme coins yan. Maraming mga ganun, mga Lodi. Maraming kumikita sa crypto ng yumayaman, pero marami rin nauubos dyan, mga Lodi. Kasi minsan, ang gusto lang nating marinig, yung mga pumapaldo eh. Pero yung mga malulungkot na nauubos, hindi natin naririnig yung kwento nila. Diba? So, mas lamang, para sa akin ha, mas lamang yung mga nauubos sa mga nananalo, lalo na pag mga bago. So, hinahabol nyo agad yung makachamba kayo ng ganyan, yung nangyaring ganyan. Halos once in a ano lang yun eh. Once in a blue moon lang yun mangyari. Pero nasa inyo kung gusto nyo, di ba? Mas maganda, may strategy ka pa rin. Huwag ka umasa dun sa tiyambahan. Nasa crypto ka na nga para ka pa rin tumataya sa loto kung mag-isip ka. Di ba? Dapat pag nasa crypto ka na, strategy na. Hindi na yung para kang tumataya sa loto pa rin na tiyambahan yung gusto mong yumaman. Pag natayaan ko to, milyonaryo na ako. Huwag ganun. Ah, mahirapan kang ano. Yung pag kasi ganun nasa isip mo, hindi ka natututo eh. Umaasa ka ng salita, ng nasa imagination mo eh, na pwede mangyari. Although pwede mangyari yun, pero sa tingin ko mas mangyayari sa, may mas malaking chance mangyari sa iyo pag marunong ka na sa crypto. Kasi malalaman mo na yung mga galawan. Diba? Pero kung umpisa pa lang, ganun lang agad yung gusto mong tsambahan, sa tingin ko wala. Hindi ka kikita dito. Ayan, si Shank, shoutout sa'yo. Si Jesse, Jesney, ayan, shoutout sa'yo. Si Dave, idol, review ka ng mga pwede natin pag-cash outan. Meron na yung mga, ano, ng mga nakaraan, idol, no? Na bukod sa Gcash, syempre, sa Union Bank, sa, ano ba yun, GoTime, sa GoTime, ayun. Ayun pa lang yung alam natin sa Union Bank tsaka sa GoTime. Sila yung pwedeng tumanggap ng crypto o meron silang crypto sa ano nila, sa bangko nila. Dapat yung SEC din. Huwag na tayo umasa doon, idol, sa SEC dito. Yung gobyerno natin ang focus pabagsakin yung mga Duterte. Kaya hintay na lang natin sila matapos. No? Eh, yun lang yung focus nila eh. Isipin mo, nagbabagyo-bagyuhan na sa mga ibang probinsya. Yung laki lang ng ginagasas nila sa Quadcom, mga idol. Tangin na yung mga sotoy na yan. So, yayaan nyo na lang yung mga yun, mga Lodi. Mas maganda, makaalis tayo o huwag tayo umasa sa government ng sarili natin
makadiskarte tayo ng sarili natin using crypto. Ngayon yung sa akin eh. Kumbaga kasi hindi naman makokontrol ng... Kahit na malaman pa ng gobyerno na marami akong crypto, hindi naman nila ako maan, hindi naman nila magagalaw yung crypto ko. Hindi ka tulad pag nasa banko yung pera mo, pwede nilang i-freeze yung pera mo. Di ba si Kibuloy nga, pin-freeze yung pera niya. Di ba? Kung nilagay niya sa crypto lahat yun, hindi na-freeze yun. Takina paano nila papakialaman yun, hindi nila sakop yun. Di ba? So, ganun lang. Sinutakan nyo lang sila. Yung mga tsupol pa sila, hindi pa nila alam to eh. Tsaka kahit na malaman nila to, although alam na nila syempre, pero wala pa yung focus nila dito sa crypto. Kasi nga, hindi pa ganun ka-open-minded lahat ng Pinoy. No? Pero once na matanggap na yan, lalo na pag nakikita na nila na laging sinama na ni Trump sa plano niya, sinama niya na sa government niya yung crypto, magugulat yung ibang mga bansa doon nila. Tapos nakikita nila nakakatulong sa pag-growth ng bansa yung ginagawa sa crypto, di wala na silang magagawa kundi humabol na, gayahin na si Trump, 'di ba? Ganun lang 'yon. Pero bago sila humabol, bago ma-realize ng Pilipinas 'yon na napakaganda pala ng crypto, matagal na tayo nagki-crypto, so lamang na tayo doon, mga lodi, 'di ba? O ganun lang 'yon. Kuya Jeb, hindi pwede tumakbo si Elon, no? Biglang hindi na pwede. Unfortunately, bawal kasi hindi siya natural born US citizen unless magkaroon ng charter change sa US. Ayan, hindi natin alam. Hindi ko alam eh. Di ba ano si Elon? Wala akong alam sa citizen niya eh. Di ba pag US citizen ka na, automatic US citizen ka na? Di ba? Di ba dati na issue nga si Kamala na ano, half Pinoy daw? Ang ina niyan. Ano ko yun eh? Alam ko, nabalitaan ko yun eh. Dati, sa TV. Discarte pala ni Kamala yon na talagang maging ano siya, mixed race para magustuhan siya ng lahat. Ang kulit eh, no? Search nga natin. Nabalitaan ko yun eh. Promise sa TV. Tignan mo, wala na sa Google, oh. Wala na dito. Pero may news dun dati, promise, hindi magkakamali yung tenga ko kahit na, ano, hindi ako sure. Pero alam ko na nasabi nila na hapto, eh. Nakalimutan ko na lang. Yaan mo na nga lang, wala akong matibay na ebidensya, eh. Pero alam ko talaga, narinig ko yun, eh. Sabi ko pa nga na, alo, magkakaroon ng official na ano sa US na Pilipina, gumanong pa nga ako nun eh. Pero matagal na yun, hindi pa siya vice president nun. Parang nanalo pa lang siyang ano nun, parang congressman o something, basta hindi pa siya vice president. Saan na ako? Yun. Brain Brooks Broad, board member of HBAR. So, ayun nga yun. Nakita na natin. Dito ba yun? Si Brain Brooks. So, ito nga, oh, si Brain Brooks. Oh. Will potentially replace Gary Gensler HBAR pile for, ayun na nga, mauuna pa magkaroon ng ETF ang HBAR kesa sa Solana ETF. At rumored partnership sa SpaceX ni Elon. Di malabong mag top 5 ngayon. Cycle, George, mga sir. So, ayan. O, yan. Okay yung mga ganyang balita, mga lodi. Dahil sa XRP Doge, may bago na akong PC. Uy, so, congrats sa'yo, B-Rex, ha? Bakit ang nakastake ko na Ron sa AXS sa Ronin, hindi na nagkakaroon ng pre-Ron ngayon? Naku, hindi ko alam. Hindi kasi ako nag-i-stake dyan, eh. Mga idol, eh. Check-check mo na lang. Alam ko mayroong YouTuber na ano, ha? Kalimutan ko yung pangalan nun. May nagsabi sa akin dito nun. Naalala ko tuloy. Di ba mayroong mga nag-i-stake dito, mga idol? Na YouTuber ng Ron. Tsaka SLP ata o AXS. Basta, mayroong nag-comment sa akin dito nun, mga lodi. Kung napapanood nyo ito, i-comment nyo nga yun. Tapos dun natin patanong si ano, si Maria Catherine. Alam ko, Pinoy yun eh. Ang laki ng mga stake niya, tapos ang laki ng tinutubo niya, 'di ba? Lods, di mo ba type yung new meme coin ni Elon Musk na pino-promote? Hindi eh.
Hindi ko naman alam na nagpo-promote siya ng meme coin eh. Kasi kung may po-promote siyang meme coin, Doge lang yun. Doge, Shiba Inu at Bong, Pepe, Nyero, XRP, Turbo, Hamster, Ploke, Idol. Ang nilagyan ko, salamat sa info. Wala akong Nyero eh. Ano ba yan? Alam, hindi, nakita ko na to. Kaya lang, hindi ako bumili. Bumili siya ng Peanut at Doge, malamang. Or else, binayaran mag-promote. Oo nga. Yung ano yun, yung UFC fighter, no? Di mo ba type, sir, yung... Pero type, ha? Type, di mo ba ako type? Meme ko ni Elon Musk. Inulit mo pa, ha? Parang di mo pa, sir, ata nasasambit yan. Ano nga yun? Hindi ko nga alam yan, eh. Tsaka yung sambitin, gusto ko... Pag gusto mo kasing sambitin ko, lalong ayoko na siyang sambitin. Kasi pinipilit mo ako eh. Ayan. Si John Michael, shoutout sa'yo. Mag-aaral ka mabuti ha. Ayan. Thank you po. Bot. Matagal na ako nanonood sa'yo. Palagi ko pinapahinggan kahit bago matulog, pagising at maging pagligo. Dami ko natutunan sa'yo with regards sa crypto. Nag-invest rin ako sa ibang coins such as XRP, Doge, Bong, Pepe, and let's see how it goes and palaging mag-update na lang ako sa mga news coming from you, sir. Thank you for always updating us. It really helps us. Ayan, may pera talaga sa crypto at sana malaman na din ng iba to. Keep it up, sir. We'll always support in terms of crypto. Ayan, si Outlaw, shoutout sa'yo. Outlaw P, PTRP. Ayan, shoutout sa'yo, idol. Ha. Magandang araw. Tuwa ako dun, ha. Shoutout idol. Tayo na yung Pikachu Ino ko. Grabe pinamp. Naka-tipi ako first week ng November tapos nag-to the moon. Ah, wait. Pikachu Ino. Ano pa spelling? Ba't wala? Ba't wala? Baka magkadikit. Wala eh. Pikachu. Ito. Malas, naiwan ka. So, ganun ba yun? Naiwan ka? Ayun nga yung sinasabi ko. O yan. Ayun, ito isang halimbawa ng na-shake out. Na-shake out si Idol sa Pikachu Inu kasi nag-take profit siya ng maaga. O yan. H-Bar. O yan. Si Idol, Koreanong hapon. Shoutout sa'yo. Pet Chakaron equal sir. Gas station. Pet Chakaron? Petron? Petron? Si Petron? Wala na ako nung Petron eh. Labas niyan Petron. Ayun nga, ito nga, si Glenn. Glenn at si Daniel Santos, shoutout sa'yo. Sa inyong dalawa. Cutie Alamo, guys, gusto nyo ba extra income? Tangina. Sali kayo sa group. Mas report lang natin mga vlogger na anti-Duterte. We, may nagbabayad ng ganyan? Ha? Sino nagbabayad niyan? Ng anti-Duterte? Mas report niyo mga anti-Duterte. Ha? Imposibleng Duterte nagbabayad niyan. Napansin mo ba kayo, Jeblon, na bawasan yung total supply ng Shiba Inu sa CoinGecko? Hindi ko napansin eh. Weh, di nga. Magkailan ba dati to? Tangan, dami ko sinating coin eh. Hindi ko na alam eh. Market cap? Circulating supply. Parang ganun pa rin naman ah. Sa circulating supply kasi ako na 500 trillion eh. Yun yung alam ko eh. Pero yung market cap, hindi ko maalam. Hindi ko alam kung ano, nakakalimutan ko na. 888 billion. Hindi ko alam eh. Kawelty-healthy ilan ba dati? Tanong ko, idol, saan ka nag-iipon ng coin? Sa BitGet lang ba? Anong bank pinakasay paglagyan ng coins? At paano ginagamit yung parang hard drive? Malalaman mo yung pag bumili ka. Meron akong treasure, mga idol. Ang pinakasay para sa akin ngayon. Treasure tsaka or ledger. Parehas lang na parang hard drive yun. Parang USB, ganun. Na?
Ayun ang pinaka-safe. Yung, pero kailangan mo siya ng computer para ma-access mo. Kasi na, parang nandun siya naka-imbak eh. So, parang naka-save siya rin sa ledger mo o sa treasure mo. Hindi siya ma-open ng kahit sino. May seed phrase din yun. Ayun yung pinaka-safe. Sunod, yung mga wallet na tulad ng MetaMask. Ayan, safe din tong MetaMask. Ayan lang, mataas yung mga gas fee. Okay, kung kaya lang yung Ronin Network kasi natin, Ronin Wallet, onti lang yung ano eh, yung pwede mong ilagay. Pili lang yung mga coins. Pero maganda rin to kung meron kang hawak na SLP, RON, ganyan, AXS, USDC, at iba pa kung ano man yung mga nakalagay dito na partner nila, pwede rin yan. No, ayun yung mga safe. Sunod naman, pinakahuli is yung crypto exchange. No? Ang ano sa crypto exchange kasi, hindi mo hawak yung pera mo, nandun siya sa crypto exchange. So, once na maban o maano man yung kung ano man mangyari sa crypto exchange or nangyari sa FTX, pwede mangyari sa iyo. 'Di ba? So, wala kang kumbaga na pinapahawak mo sa kanila, parang ganoon pag nasa crypto exchange. Kasi doon ka pwede mag-trade, pwede nilang gamitin, no? Parang ano. Pero kung ilalabas mo siya, sa MetaMask, sa mga wallet tulad ng MetaMask wallet, Ronin wallet, ayan. Pwede yan kasi wallet mo yan eh. Diba? Sa MetaMask, okay din naman. Basta huwag ka lang makiklik ng kung ano-ano. Minsan kasi doon na ba nahahack eh, pag nakiklik ka ng kung ano-ano. Tapos, syempre, pinaka-safe doon nga sa Trezor, sa Ledger. So, doon talaga, hindi mo maano yun. Hindi mo makuha. So, ayun. Malaman mo gamitin yun, mga tutorial sa YouTube nun, idol. Tsaka madali lang din gamitin yun. Para ka lang naglalagay ng movie. Parang ganun, sa USB. Pero address, syempre. Waiting po ng new video upload. O, ayun na, Magma, nag-upload na tayo. So, ayun yung update natin ngayon. Overall, mga idol, napaka marami pang babalikan ang ating mga coins na hawak, no? At papunta pa lang tayo. At puro good news din yung news natin ngayon, no? Tungkol sa crypto, sa SEC. Ito, tapos yung mga prediction nila na mag-100K. Bago magtapos ang taon. Tapos yung mga crypto people o yung crypto veterans, yung mga talagang mga taong crypto, kinakausap na ni Donald Trump, mga idol. Kaya talagang napaka-solid niyan, mga lodi. Isipin niyo kung ano mangyayari sa atin sa 2025 pag halos lahat ng mga nakaupo is mga pro-crypto, mga idol. No? Huwag lang silang samantalahin. Pero solid yung, magiging sulit yung ating bull market pag ganyan nangyari, no? Ang daming mga partnership, no? At syempre yung XRP, tas ito yung news ko na to, no? Na konti pa lang ang may hawak ng Bitcoin sa mga companies na malalaki at kahit sa buong mundo. So napakalupit pag nagkaroon ng mass adoption, no? So ayun ang update natin ngayon, mga idol. Sana na-enjoy nyo ang ating news, no? May natutunan kayo. Maraming salamat sa mga nag-comment at sa mga magla-like ng video natin, syempre sa mga magsusubscribe, no? So check niyo yung mga link natin diyan sa baba, mga idol niyo. Huwag niyo kalimutan i-like ang video natin. Ha? Ano? You forgot to wear your headphone. Okay na yan, diyan yung kalagay. So ayun na. Maraming salamat. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up? Subscribe channel. If you don't subscribe, I'll come to your dreams. And if you do subscribe, I don't care, just subscribe. Bye, I guess. Konnichiwa.